رب. Pero yung sumasampas sa truck, wala bumuha ng mga gamit. Yung last week ginawin na. Oo. Kasi may jumper din tayo, di ba? Sa kuryente rin sa division. Kapatid ng Spider-Man. Hindi, ibang Spider-Man. Mayroon na. Si Perry. Okay ito. Ito, Batman. Batman. Bago. Eskularyo. May nagtagal sa kalari, pare. Bata pa lang magdala ako. Okay. Magandang umaga ulit. Okay. To the members of the media, our guest. Okay. To the people of Manila, sa lahat ng ating mga kababayan, in line with our again and again continuous effort cleaning Manila of wanted individuals. Ito yung mga tumatakbo sa mata ng batas sa Uskate. At ito yung naging polisiya natin since day one. Hindi pwedeng pamahayan ng mga wanted ang lungsod ng Maynila. Gusto ko panatag na makatutulog, makapagpapahinga ang bawat bahay sa lungsod ng Maynila na wala silang kapitbahay na wanted at pinaghahanap ng alagad ng batas. Maraming beses na namin sinasabi sa inyo, sumuko na lang kayo. Hindi namin kayo titigilan, hindi namin kayo tatantangan, because we wanted to create the city of Manila certain about our policies and implementing programs. Makikita niyo po dito sa Codley, tatlong wanted mo ito. Top 4 most wanted person ng Station 2, nagtago ng isang taon. Kaso, robbery. Yung pangalawa, wanted, top 4 most wanted ng MPD Malate. Ang kaso, offside. Dalawang taon nagtago. Pangatlo, top 4 most wanted ng buong Manila Police District. Tatlong taon nagtago. Ang kaso, rape. So imagine yourself living with these people. I cannot tolerate it. No, not in Manila. Stay out of Manila. There is new government in Manila and we are certain. Sa mga kriminal na gumawa ng krimen, katulad ng ginawa ng isang mga suspect na pumatay sa kanyang asawa. Buti naman eh, tama ang kanyang pag-iisip. Sumuko siya sa akin. O ngayon, nananawagan ako sa mga nanonood na mga wanted pa. Maswerte kayo na maswerte, buhay kayong nakukuha. But you know, in a hostile situation, apprehending criminals, things may happen, which I am not in control. And the policemen are not in control also of the minds of these criminals. So, sa akin lang, mas magbubuti siguro, buhay silang nakukuha,
para iharap sila sa Uskado Yusek Rino. Para magpakita natin ang batas ay panday-pantay ang pagkilala. Mayaman, middle class, mahirap, lahat, gagalang ang karapatan ng tao. Pero, hindi ko yan garantiya. Kaya pinakamabisang garantiya na kayo'y buhay na harap sa Uskado, kayo'y sumuko na lang. Eh kami pinapalad pa ng maunti, baka mamaya may aksidente mamayari. Hindi namin makokontrol yan. Which is, at some instances, may nangyari na lang. Pero at least, mataas ang batting average namin. Nung may narate kaming 17 na tao na drug-related cases, tatlo lang yung na-disgrasya. So, 14, pero sabay-sabay ito, ha? Nakuha. Iba't ibang bahay sa isang lugar. So I don't want those things to happen, but hindi yan naiwasan. Kaya po, sa mga inapi, noong mga pamilyang naapi, itong mga suspect na ito, kayo'y makipag-ugnayan na. Nandito po, Mark Cervantes alias Dalsoy, Roberto Montel, Jonas De Jesus. Sa mga naaping mga kababayan natin, sa akusasyong sa mga krimen na inaakusa sa kanila, ito na po sila ngayon. Hintahan nyo na po sila at harapin sa amin itong mga ito. Pero isa lang ang patunay, na kapag kayo tumakbo, eh habuli namin kayo. And then, kung sa show, the Manila Police District, we, alam nyo, isa, tumabi pa kami ng Palawan. O international fugitive pa yung isang nakuha namin sa Palawan. So the point is, I hope, it's very clear, kapag kayo may kaso sa Maynila, sumuko na lang kayo, harapin nyo na lang. Total, eh, kayo naman yung patutunayan, may sala o walang sala. Hindi ako, hindi ang pulis, ang Uskado. Kayo naman yung binibigyan ng pagkakato. Pero running, I will not give you a better position. So congratulations to Station 2. To our MPD, DID, to DSOU, sa lahat ng mga namumuno, to General Danao, maraming salamat. Go after them. Kayo patulog kung kinakailangan. Hindi po pwedeng mamuhay ang mga kriminal sa lusot ng kayo. Mahari mga lulusot kayo. Misa-misa. But you know, if I may borrow, Justice Sandoval said to me during our one of those classes in our school, sabi niya, you cannot escape the long arm of the law. Ayun ang sinabi. Eh, ito po mga patunay, alos din rin po. Eh, ano ba? Sa katatago eh. Katago. Eto pa rin. Oh, sumunod. Yung mga nireklamo ng netizen ulit, paulit-ulit to. Pati ko ba dati may nireklamo yung netizen, may mga jumper. Ito po yung mga Batman. Yung bata pala magnanakaw na eh. Batman. Ayun yung Spider-Man, sipat eh. Spider-Man sa kumiente. Batman. Ito, inireklamo ng mga netizen, kaya nakukuha na sila ng video, na hindi pa nadala. A few weeks ago, pinahuli na tayo sa atin. O ito, umuulit pa. May dalang kakuchilyo. Gusto ata sumika. Ayun. Eh, pasisikapin natin. Parang nakabrief na lang yan. Pagkita sa atin. Gusto mo sumika. Ayaw magsipagtigil. Nangangalapit na may trakulita. Mga batugan ito eh. Eh, kundi ba mga batugan eh? Ba't ka magnanakaw sa... Ewan ko ba sa inyo? Marami namang hanap buhay. O, kayo dyan sa Arten, ha?
Pagila niya yan. Okay, yung member din siya sa Manila. Yung mga... Mahuhuli namin kayo kasi nagre-report medicine eh. Involved na ang taong bayan eh. Dahil napapagod na ang taong bayan sa ginagawa ng mga ito. Kaya malalaman at malalaman namin eh. 19 anos, 20 anos, 23 anos. O ito, masakit. O maswerte pa kami. O may mga previous cases to. Malamang ito, may nagpapalaya dito. May nagpapiyasa dito sa mga ito. Ako, may duda ako. How can they afford ng piyasa? Kung walang pera itong mga ito. Ako, ayoko maglaro sa isipan ko yung financier. Ah, binuno nyo? Mama ka? Saan tao? Anong kaso? Sumpa. Eh, yung dalawa. Ikaw lang ba yun? Ikaw mo lang ako. Tatanggalin yung buhok ko. Pulot yun. Pulot yun. Torture. Bawal yan. Torture yan. Inisin mo. El Cater. Hindi ko pwede na yung sumunod. Pare-pareho na ba kami na kinatagayan ng lugar? Tundo. Ay, sa ang bahay ko. Tuwasong mabuhay. Malapit sa Arten. Oh, Arten yun eh. Tamad lang malapit. Hindi mo sa'yo ba? Hindi ka pamasura. Para maging naman. Para maging mayor. Para maging mayor rin. Ay, paso pa yun. Pagkataon. Paso pa yun. Sakto. Kasi tama. Eh, tama ka. Baka maging presidente pa. Pogi pa naman, oh. Hindi, alam ko na. Tama ako. Ang pangarap ito, maging mayor. Mayones. Sang ulo. Mayor yun. Yun. Ito natin, sabihan nyo na yung mga kasama nyo, kumigil lang kayo. Question of time lang yan, yung secretary nyo. We will not stop. Ito mga to, talaga. Gusto. O ito. Ito, PCP commander namin yan. Sumunod. Patrol. Station. Ay, dyan. Tata. Okay. Yan. Pogi. Okay. Sir, sa drag queen. Ito ako ang kasama ng drag queen. Illegal possession. Drag queen, sir. May pinakahintay na. Napapalita na meron daw isang barangay chairman sa dito sa USIC ninyo. Siya po ang barangay affairs ng DILT. Sabi dito sa napapalita ng chairman na ito, ito raw ay drag queen. But at the time when it was reported to us, is through information ang nabasa lang namin sa media. Because there was a claim na may drug queen. O ako naman, hindi para i-tolerate namin. Sabi ko nga, kung may drug queen, sana ipakita nila yung paso. Para na sa ganun, lalo na kung barangay chairman. Because they have no reason to stay in Manila.
Now, we found out a few days after that there was a pending warrant of arrest. And ironically, there was a report, and I think it was confirmed by the Bureau of Immigration, that the entire family of the so-called Diaz Gomez Castro left the country. Why is it ironic? Now, if there is a pending case or warrant of arrest before a court in Quezon City, dated 2002 and another date, no? How come these people or person of interest ay nakalabas sa bansa? Ngayon, salamat sa PNP. At least, sinishare na nila sa amin yung informasyon. And I hope they can share it to us formally later on that if there are people or person of interest in Manila that are involved in drug trade, illegal drug trade, we'll apprehend them. So, ito po, mga kababayan. This so-called cohort of Barangay Chairwoman Gia Gomez Castro, who is now person of interest also by PIDEA and BNP, and na-arresto po doon sa barangay nila. Meron pa raw sinabi sa kanila. Sabi daw sa kanila, umalis na kayo. Maliit lang ang mundo. Bilog ang mundo. Now, I am challenging the Interpol. I am challenging if it is true. I am challenging Thailand. I am now challenging you, government of Thailand. If you receive those suspected criminals, if you are, these people are in your country, then you have an obligation to our country na arrestuhin niya mga yan at iharap sa husgado sa aming pamanan. Because there is no reason for Thailand, if this is Thailand, based on reports. Kasi nga dyan ay pumasok. Now, that is my challenge to you. Huwag niyong pangalagaan or akapin ang mga kriminal na inaakusahan sa harapan ng husgado ng Pilipinas. It is time for Thailand. If it is in Thailand, it is the last place for exit or entry sa bansa ninyo. Kayo ay may obligasyon sa international community. There is no reason for you not to apprehend. Bring back these people before our court. Kasi kung talaga seryoso tayo ng laban sa droga, at kung ang Thailand seryoso sa laban ng droga, this is now the time to prove your cooperation. We are after to these people. These are Manilans. And they should be brought back to the court for justice. Let them face the consequences of their actions. Ayan ha. Tingnan natin kung sino seryoso. Kasi isang marami pang mga press release. Let's do what we have to do. Okay, tingnan natin ngayon kung sino sa inyo ang seryoso. In the first place, hindi yan dapat nakalabas ng bansa. Sino ang nagpupubli sa kanila? Sino itong mga tao ito? Bakit walang sipi ng warrant of arrest? Today is 2019. That is 2,000 po. Is it hard? What? Take 7 years?
to furnish a copy of warrant to respective agencies of government. There must be something wrong with our system. Then I challenge them. Kung talagang seryoso kayo, isolate nyo sa amin yan. Kung sino man ang bansa, itap Thailand. Kung sino man ang bansa, natumanggap. Oh. Uunawain ko kayo. Initially, dahil wala kayong idea sa mga taong ito na pumasok sa inyong bansa. O pero hindi ko kayo mauunawaan bilang taong gobyerno kung pananatiliin ninyo at pananatili sa inyong bansa itong mga criminal, suspected criminals. Panahon na. O kayo naman ang magkatotoo. Isorin nyo sa amin yan at iharap namin yan sa husgado. Ito po ay isa sa mga mataan nila na na-aresto ng station po. Sabi ko sa inyo eh, bigyan nyo kami ng data o baka makatulong ang Manila Police District. Baka makatulong ang City of Manila as bilang isang gobyerno. And let's cut the cheese. Let's confront the problem. And I think there is a solution to the problem. Now I'm appealing to the Department of Foreign Affairs. I'm appealing to the Department of Foreign Affairs to write and address all these nations, kung sino man sila, base sa tingkat ng Bureau of Immigration. Kasi para mahuli natin, huwag na magtuturuan. Iyan kasi pagtuturuan, walang buting itulog yan eh. Let's act on the matter. And I know there is a way. Patagil. Halimbawa naman, balikta rin ko sa sitwasyon. Babalikta rin ko lang ha. Halimbawa lang, doesn't mean it's true. Halimbawa naman, may fugitive sa Taiwan, sa Thailand. O may fugitive sa Taiwan. O kinakalingan namin sa Manila. Tanggalin daw. Ano mararamdaman ng bansa nila? Kami naman ngayon ang maninigil sa inyo. Why we don't tolerate fugitives from your country? All you have to do is inform the city, you do the process, we send it back to you. We don't like criminals in our country, we don't like criminals in our city. Running away from your country. The same thing, the gospel, the sauce for the gander is the sauce for the goose. Now I'm challenging all those countries. Check your records. Participate, cooperate. Bring all those persons of interest, Filipino citizens, to our country. That is your obligation to the international community. And with due respect to our relationship. Usap-usapan. Nandingan natin kung sinong totoo, sinong hindi. Kaysa magkantabay ang tabay pa tayo. Let's cure the problem. So that we'll show to the world that we don't tolerate these illegal traders of illegal drugs. O kayo, yung mga ibang nasyon, huwag kayong pupunta ng Maynila para dito magtimplan ng droga, para dito magpagsak ng droga. Ang lahat ng nasyon, pinabalaan namin kayo. Don't do it in Manila. Maniwala kayo sa amin. We'll do what is necessary. In our own little way. Ano ba nangyari? I don't want you destroying our people in the city of Manila. Tumayo ka naman. Dito, tumayo ka naman. Okay. Yes. Okay. Bypass. Hindi nabilihan siya ng droga. Walang siya siya. That I don't know. You can ask. Hindi ka matanong. Hindi mo kasi. Hindi. Can I start kasi siya ng portrait? Ito yung Pilipipo mo. Parang nila ka-closer yung drug queen. Thank you.
police muna, sa police. Sir Pugan, Sir Pugan. Sila nakahuli. Station 4. Sir Pugan, paano po naging connect niya kay... At Santos po, Tribune. Paano po naging connect niya kay Castro? Bigyan niyo po ang brief background. Ano ang nasabing cohorts? Apo, apo. Tapos? Ang barangay nila? Surveillance, sir. Sinurveillance pa. Apo. So may ganun, sir. May ganun trabaho. Bago ulit. May isang info. Ayaw sumagot kasi yung polis na. Sa kanya wala naman. Meron na kayo nandun sa kabinet. Sir, from the time tinagkaroon ng warrant until now na chairman siya, pray-pray pa rin po ba yung bentahan? Ayaw po at sa pag-ibisay na natin. Tuloy-tuloy pa rin bentahan ako. Doon din ang hindi kaya nandun ako sa kanya. Which is yung mga tao. Sa may dimas na lang yan, sir, ano? Oo, sir. Doon ang nangyari pag-ibisay na natin. So, nga pala, before we continue, I'm going to call also the attention of Commission of Election. Why? You know, there is what you call a document that we sign as a candidate under oath. May question na portion doon, have you ever been found guilty of any crimes? Or accused of any crimes, di ba? Ang answer mo doon, kung wala, no. Tama? O, tapos susumpaan mo sa laysay yun. O, ngayon, that was 2002. Now, let me check Commission on Election also that if this person of interest, kung ano yung inilathala niya sa kanyang candidacy. Because as far as I remember, she filed her candidacy in absentia. He won in absentia. Kaya na mukhang malalim ang mukhang mahaba ang kamay nito. Kaya if that's true, then there is perjury. Then if she may be facing another charges of perjury. And that is a criminal offense. I just thought of it now. Sorry. Gusto ko lang total public naman ito. Then we'll see. We'll write the comment and furnish us a copy of the certificate of candidacy. So please continue. Mayor, what do you say? Sure. Sir, now that we know that established na may karakalan talaga ng Globa is ang follow, then it's the same barangay, alay sila magkakapag-uli. Is it possible for the government to launch an investigation kung possibly may pinagamit din yung barangay? Well, we don't have to launch an investigation. All we have to do is to apprehend all those suspects. That barangay will be our the new area of concern. Because last week, chismis lang. Chismis lang, it's a win. Chismis lang yun, hanggang walang pinayang kaso. Eh ngayon may kaso. Now she's a suspect. And then, the Manila Police District got their attention. Then they launched the start of action na kandali. Ibig sabihin, hindi ito ba ito? Ah, hindi. Igil nyo na yan.